Hi guys! Sa video na to, pag-uusapan po natin ang 7Hz Sal Note 0. Ito po yung kanyang unboxing. Meron po siyang kasamang LGBTQ+ na ear tips. Marami po yan, 6 na pares. Tapos itong kable, ito gusto ko po siya kasi hindi siya basta-basta nagbubuol. Hindi siya buhulin. Ito po ay walang microphone. Di lang ako sigurado kung may mabibili na merong mic. Tapos ito naman yung mismong earphones. Ang kanya pong build ay gawa sa plastic. Magaan po siya. Na pag nahawakan mo ang pakiramdam eh, may pagka chipipay. Yung sa kanyang ibabaw merong silver. Di lang ako sigurado kung metal to. Pero nakatulong siya para kahit papano magkaroon ng dating yung earphones. Pero ako hindi ko masyadong trip tong design na to. Ngayon, pag-usapan natin ng kanyang tunog. At bago tayo magsimula, hindi po ako professional, kaya kung naghahanap po kayo ng detailed reviews, may ipapaliwanag sa inyo in technical term at alam ang pasikot-sikot ng tunog ng earphones, eh hindi po ako ang tamang tao para sa inyo. Pananaw lang po ito ng isang average listener. At gusto ko rin magpasalamat kay Mark sa pagpapahiram ng unit na to. Mag-subscribe po kayo sa kanyang YouTube channel na Crab Custom kasi mas updated po siya sa mga ganito. Halos lahat ng latest meron siya. So, simula na po tayo. Kung kayo po ay basshead o ang mga pinapakinggan nyo ay hip-hop, rap, R&B, K-pop, pop, basta po mga music na mabit o malakas ang beat, eh magpas na po kayo rito kasi masasayang ang pera nyo dahil mahina po ang bass niya. Kumbaga, para kang umutot ng walang tunog. Ganun siya kahina. Kasi manipis po ang tunog ng earphones na to. Magpas na kayo. Kung kayo naman ay treble head, gusto nyo makalansing. Ayaw nyo ng malakas ang bass kasi gusto nyo relax lang. Tapos yung tunog eh malinis, detailed. O ang mga pinapakinggan nyo is acoustic, mellow, love song, country music, acapella. Basta mga music na hindi busy o mabit. Highly recommended po ito sa inyo. At sa akin naman pong pananaw, yung tunog niya ay okay lang. Pero hindi ko po siya masyadong trip. Kasi yung tunog niya, naninipisan ako, kulang sa sigla, walang buhay, matamlay. Tapos yung kalansing niya, yes, makalansing siya, detailed. Pero ano po eh, may pagkakataon po na yung kalansing niya, lumalabas yung pagiging metallic na tunog. Ang layo po nung kalansing niya dun sa Blonde 03 kasi yung sa Blonde, rinig mo talaga yung timbre eh. Ang ganda nung ano eh, nung richness, tsaka yung pagiging crispy nung kalansing dun sa Blonde. Kaya medyo okay naman siya, detailed siya, pero hindi niya kayang sabayan sa pagandahan ng timbre yung Blonde. Sa vocals naman po, crystal clear siya kapag ang kumakanta ay babae. Kasi nga po, ang boses ng babae is manipis at mataas. Pero pag ang kumakanta po ay lalaki, lalo na yung medyo mababa talaga yung boses, makapal na buo, hindi po siya ganun kalinaw. Medyo may pagkakataon po, depende sa kumakanta, eh parang lunod po yung kumakanta. Kasi nga po, manipis ang tunog nito. Kulang siya sa thickness, sa pagiging warm. Yung dynamic ng earphones na to, hindi ganun kaganda. May mga napakinggan na kasi ako dati na mga earphones na hindi naman mabase, relax lang. Pero enjoy pa rin pakinggan. Ito kasi hindi ganun eh. Kumbaga, para kang nagre-relax sa sementeryo. Literal na walang buhay. Ganun yung pagiging relax niya. Kasi may mga pagkakataon kagaya sa beach na re-relax ka pero nage-enjoy ka. Ganun din sa bundok, nare-relax ka pero nage-enjoy ka kasi mayroong nature eh, meron kang activity na pwedeng gawin. Ito kasi, yun nga, para ka lang nasa sementeryo, nare-relax ka na walang buhay. Ganun siya. Highly recommended pa rin yung earphones na to, hindi dahil sa tunog niya kundi dahil sa presyo niya kasi mura lang, 700 to 800 pesos. Isa to sa pinakamagandang tunog na earphones na mabibili under 1,000. Kaya highly recommended siya. Pero yung tunog niya,
okay lang at hindi po totoo na mas maganda siya dun sa mga mas mamahaling earphones. Ewan ko lang po, maaaring mali ako kasi nga hindi ako professional, hindi ko ma-appreciate yung tunog niya kasi yung point of view ko is average listener. Doon nga tayo nagkakaintindihan eh. Doon tayo sa ano lang tayo. Yung ano lang tayo, casual listener lang tayo. Hindi tayo professional kasi yan, iba na yan kumilatis eh. 'Di ba? Kasi kumbaga sa chef tayo, ordinaryo lang tayong tao na pag may pagkain, kakain tayo, judge lang natin siya kung masarap o hindi. Ang chef kasi hindi ganoon eh. Kahit gano'ng kasarap yan, pag ginamitan mo yan ng magic sarap, tapos ang nilagay mo dyan, delata o ano, hindi ka, ano dyan, hindi na kagad papasa sa kanila. Kasi ang gusto nila is sariwa, natural na pampalasa, kung ano-ano. So, sana nagetsu po yung ibig ko sabihin. So, hanggang dito na lang po ang ating video. Mag-subscribe po kayo at mag-like kung nagustuhan nyo, para po magtuloy-tuloy pa tayo at masundan pa yung ating reviews sa mga ganito. So, hanggang dito na lang. Bye-bye!